What I'm just trying to say is, walang kwenta ang lupain, ang field, kung walang binhi. Ganon din, ang mundo, ang London, walang kwenta kung walang Kristiyano. Ang masaklap kung ang Kristiyano, wala pang kwenta. Okay? Tingnan natin ang Isaiah chapter 6, verse 13. But yet in it shall be a tent, and it shall return, and shall be eaten, as a tail tree, and as an oak, whose substance is in them, when they cast their leaves, so the holy seed shall be the substance thereof. So ang mga pinili daw ang mga Kristiyano, ang mga substance, ang katas, ang pinaka-importante sa mundo, na sabi nga niya, you are the light and the salt of this world. Subukan mong kumain walang asin. Ganyan ang mundo kapag walang Kristiyano. Amen. Amen. Okay. The seed is scattered, dispersed, one here and there another. Huwag kang magtataka na, kumbaga, kung konti ang Kristiyano, kalat pa. Bakit kasi, paano na lang kaya kung dito puro Kristiyano, doon puro pagan? Imaginin mo na lang, para madali inyong maintindihan, imaginin mo na lang kumain ka ng scrambled egg, ang party na ito kalahati, ang alat-alat, ito ang tabang-tabang. So, ang binhi man ay ikinala. Nasusundan niyo? Okay? In some places, thickly sown. May ibang lupain na makapal ang pagkahasik ng binhi. Meron namang iba na kukunti. Magandang illustration nito. Hindi ako makapag-illustrate sa palay dahil walang palay na bubuhay sa amin. Isla kasi yung amin. Ang tinatingin namin, mais. Kapag mataba yung lupain ay maganda, fertile ang soil, ang ginagawa namin, okay lang yung tatlong pirasong mais ang itanim mo doon. Pero kapag batuhin, taniman mo pa ng tatlong piraso, ang iiksi pa, mamaya-maya, mayroon na naman, hindi mapabuhay yun, hindi magsusurvive yun. So kung mataba yung lupain, pwede mong hasikan ng marami. So, bagamat may mga binhi na paghahasik ng binhi ay pakalat, pero mayroong ibang lupain na medyo masagana ang paghasik ng binhi doon. Amen. Nasusundan ba? Okay? They have to be tended, watered, fertilized, and fenced, or they will come to nothing. Ang good seed daw, kailangan alagaan, iingatan. Pagkakaalam ko pa nga sa San Fernando, La Union. Malamig. Ha? Hindi, mayroong nagtatanim ng tabako doon. Ang point ko lang dito is, pati tabako, kinakausap pa raw nila minsan. Kahit yung bulaklak. Kahit yung bulaklak. Alam ko, bulaklak madalas kausapin, pero tabako kausapin para pagkasasagot ko tabako. Parang superstition nila ito ba na kapag hindi mo daw inaalagaan, iniingatan yung tabako, ay medyo butas-butas, at kapag butas-butas, mura. Hindi ko nga maintindihan, bakit pag ang tabako butas, mura, tapos easy thread din naman. Pero ang point ko lang doon is, matindi sila mag-alaga ng tabako. How much more ang good seed, kailangan itong iten, kailangan itong alagaan, kailangan mong diligan, kailangan mong i-fertilize. Kami nga, kapag kami ay nagtanim ng mais, noong itinanim, kami ay nagpunla, may abono na yon. Kapag ang mais ay tumubo ng ganito, aabunuhan uli. Ganun din, ang good seed, yung mga taong nakapakinig ng Word of God, kapag hindi yung naabunuhan, mamamatay yun. Kung hindi man namatay, maaring malnourish. Maaring hindi malnourish, pero wala rin bunga. Baog. Baog. Okay. Sabi ng Hosea chapter 2 verse 23, medyo natatakpan ng konti. Sabi ng Hosea chapter, okay, ganito muna tanong ko. Mayroon kasing sinasabi dito sa talinghaga na ang paghahari ng Diyos ay kagaya ng isang tao dito sa talinghaga binasa nga na maaring ang ano ba sa Tagalog yung tear? Pinilas.
Ha? Pinilas? 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 Yung minutes ba yung? T-A-R-E ba? Yung malaman na yung siya. Madali mo siya, ma-recognize mo lang siya pagka namunga na yung palay kasi ang tears is medyo malaki at saka itim yung ano niya, itim yung bulaklak niya. Mga damo? Damo, pero mayroon siguro particular na ano. Particular name na ito, hindi lang siguro natin alam. Sirit na. Oh, sige, sirit na nga rin. Ang tanong ko dito is, pwede ba na yung damo ay magiging palay? Hindi. Pwede? Hindi. What I'm just trying to say is, kung tayo ang good seed at mayroong mga bad seed, may chance ba na yung bad seed magiging good seed? Yes. Pwede? Pwede. So, talinghaga lang, pwede ba na yung damo ay magiging palay? Hindi. Kung marami ang damo. Kung marami ang damo. Okay. Balik na lang tayo doon. Pwede ba na ang bad seed ay ma-convert at magiging good seed? Pwede. So, ganun din, doon sa talinghagang ginamit, yung damo pwedeng ma-convert into a palay. Sa talinghaga lang yon. Pero sa katotohanan, hindi na pwedeng magbago yon. Kung damo yon. Pero kung... Nabubunot ang damo. Pero ang point ko dito, kung ang bad seed ay hindi makukonvert sa good seed, hindi na tayo aasahan na mag-reproduce. Amen. Kasi yung pag-reproduce ng mga good seed is hindi tayo magbunga na mahihintayin pang magkaanak ka para dumami yung members ng church, hihintayin pang dumami yung mga anak mo, mga kamahal mo sa Pilipinas ay dumating sa London para dumami yung church, kundi yung mga bad seed, iko-convert mo, idadagdag mo sa good seed. Nasusundan? Biruin niyo ba naman kung baog pa? Wala kang anak, kasi ang tagal magdagdagan yung mga members ng church. Hosea chapter 2 verse 23, then I will sow her for myself in the earth, and I will have mercy on her who had not obtained mercy. Then I will say to those who were not my people, you are my people, and they shall say, you are my God. Amen. So dati yung mga bad seed, hindi kabilang sa mga good seed, hindi kabilang sa mga anak ng Diyos, sabi niya, they will become His people, and they will say, He is the God, or He is their God. Bakit walang imposible sa Diyos? Amen. Malay mo yung ina-underestimate mo ang tigas-tigas o ang hirap-hirap akayin, kamukat-mukat, nagpastor pa. Amen. 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 Naalala niyo ba yung sinasabi ng Bible na yung mga prostitute daw, mga pupok, yes, mauna pang makapasok sa mga akalang nasa pasok na sa kaharian ng Diyos, yun pala yung mga pupok na una pang pumasok sa kanila. Natandaan niyo yan? Ang context kasi doon, mayroong magkapatid, sabi ng isa, pupunta pero hindi pumunta. Sabi ng isa, hindi pupunta pero nagpunta. Ganon din, ngayon may mga taong iniimbitahan mo pero hindi pumunta. Yan, mayroon namang taong lamanan ng simbahan pero yung puso nila hindi pasok sa paghahari ng Diyos. Pag nagsisi yung mga prostitute, mamalay mo mauna pa yun. Amen. Itong gustong-gusto kong i-share, wala lang si Brother Romel ngayon. 100% ako walang makaalanak sa inyo kung ano ang sinishare ni Brother Romel noong nasa labas tayo ng hall noon dahil yung susi nagkaroon ng misunderstanding na ang taga-bukas ng hall ay wala at saka yung susi wala. Nag-share si Brother Romel sa labas ng hall. Ang sinisharing niya noon is about Cornelius. Sabi nga sa kanyang sharing, ang tagal na nun, hindi niyo na natalas. Sabi niya, si Cornelius po, after niyang maipag-pray si Saul, hindi mo na marinig at makita ang pangalan ni Cornelius, si Ananias. Ananias nga ba? Ananias. Sa Acts chapter 10. Nasusundan ba? Kasi sabi, nung nabulag si Saul, sabi ng Lord, pumunta ka kay Pedro na Tanner or hindi ko alam anong apelido ni Peter noon na nasa nakastira sa pangalan na street. Okay, basahin natin ang Acts chapter 10. Para okay, Acts chapter 10, instruction ng Lord kay Saul na pumunta kay Ananias.